It's me, Shasha Coleman. Welcome back to my channel. Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Kung ikaw ay bago dito sa aking channel, mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutan pindutin ang red button para lagi ka na-notify sa aking mga bagong video. So, ngayon guys, ako ay bababa at magluluto dahil hindi pa ako kumakain. Kaya isasama ko kayo ngayon sa aking kusina. Ngayon guys, magluto muna ako dahil ako ay nagugutom na. Guys, ito, magluluto ako nitong pechay, pero ang tawag namin dito ay bok choy. So, isa lang naman tali ang iluluto ko dahil yung mga anak ko naman, hindi naman sila masyadong kumakain yan. At dinipros ko na rin kanina yung aking chicken breast mince. Yan, hahaluan ko siya. So, guys, yung aking bawang at durugin ko na siya dito para makapag-umpisa na akong magluto. So, ayan na siya, guys. Ganyan lang naman ang gusto kong mangyari sa kanya. Kasi ayoko kasi minsan dinudurog ko siya sa ano ng kutsilyo, yung lapad ng kutsilyo. Eh, minsan dumidikit yung amoy sa kamay ko. Ang tagal matanggal. So, ganyan lang naman ang gusto kong mangyari sa kanya. So, nahiwa ko na rin yung bawang. At hihiwain ko na rin yung aking bok choy para maigis ako na nga siya. Guys, ito, hinugasan ko itong pechay na to. Itong bok choy na yan. Para malinis kasi minsan dito may dumi dahil nga naka bungkus yan, di ba, nakatali. So yung katulad ng ganyan, oh, kailangan malinis dahil kakainin ito. So nililinis ko talaga siya at iniisa-isa ko talaga yan para walang dumi. Mahirap na, baka mamaya kung saan ito galing, di ba? Ang mamaya may mga uod. So, kailangan malinis talaga. So, ito guys, magluluto na ako. Lagyan ko na siya ng mantika dahil kanina pa uminit itong aking kawali. So, ayan na. Lagay ko na siya dyan. Konti lang to guys, nalulutuin kong gulay kasi nga yung mga anak ko hindi naman sila masyado dito sa gulay na to. So, ito na siya guys. Lutuin ko na to. Matagal na kasi kami hindi nakakapag gulay ng mister ko. So, hunain ko muna itong bawang at sibuyas. Yan na siya. Nauna na yung bawang. So, sunod ko na itong sibuyas para madali na siyang maluto. Ang bango talaga ng sibuyas. Ano, pagka ginigisa na, napakabango niya. At isusunod ko na rin itong chicken breast mince na yan. Nalagay ko na siya dyan. So, tanggalin ko yung pinakasapin niya. Napakabango. So, ito na guys. Kung may marininig kayo ng medyo maingay sa aking likuran, binuksan ko yung electric fan kasi hindi ko mabuksan itong exhaust fan dahil sobrang malapit ako at maingay. Baka hindi nyo ako marinig. Kaya yung fan ko na lang sa likod ang binuksan ko. Guys, pagka nagisa ko na itong pinaka-carne niya, sinusunod kong igisa itong ano, yung pinaka-pecha, yung pinaka-dulo niya na iniwa ko kasi medyo matigas yan. So, siya muna yung nilalagay niya. Para maluto siya mabuti. Guys, susunod ko na itong pinakadahon niya at ayaw nang mister ko yung sobrang luto dahil hindi naman ito matagal lutuin. So, yung tama lang, medyo half-cook dahil nga matubig itong gulay na to. So, hindi ko siya gaano lutuin dahil mamaya pa naman darating yung mister ko. Ayan, ganyan lang kasimple itong gulay na to. Diba yung iba nilalagay nila sardinas? Wala akong sardinas.
So, yung chicken breast na lang na mince. Ayan siya. Tapos, lalagyan ko nitong pantimpla. Ayan. Lagyan ko ng konti lang. Ang palasa. Tapos, haluin ko lang ng konti. Ayan. Para may gulay na kami. Ayan siya. Tapos, takpan ko. At ilang minuto yan, luto na. So, ito na guys. Kumukulo na siya. Pag ganyan kumulo na guys, imbis na patis ang ilalagay ko, nilalagyan ko siya nito. Mag-a-add ako ng dalawang chicken cubes pang palasa imbis na patis yung ilalagay ko dito. So, ayan siya. Para may lasa. Masaluin ko lang siya ng konti. At tapos na siya. Ayan na siya guys. Luto na yan. So, ito guys, ang dahilan na kung bakit hindi ako makalabas ng bahay. Dahil magdamag ng umulan. Mula nung isang araw pa yan umuulan. So, magdamag umulan na malakas. Kaya ayan, yung halaman ko, sagana na sa tubig. Ayan siya. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako makalabas ng bahay ngayon. Ayan, ang malakas na ulan. Kasi nga, dapat ito ngayon eh, papalitan tong bubong namin kasi tumutulo siya dahil nung nagkaroon ng hail, nabutas-butas siya kaya marami ng tulo hanggang doon na babasa yung aming mga nakalagay dito. Buti na lang yung barbecuehan namin, may takip at saka yung isa doon, yan, may takip siya. So ngayon, baka daw next week na lang dahil nga maulan pa, hindi nila magagawa to ngayon. Ayan ang aking paligid dito sa likod. Guys, yung aking binabad na bangus kahapon pa. Ayan. Bangus. At ano yan, isang buong malaki lang siya. Ayan, ipiprito ko para kasama nung gulay. Dahil mas masarap kumain, lalo na't umuulan. Guys, nalagay ko na itong aking bangus. At malakas yung ulan kung maririnig nyo. Sobrang lakas. At ilalagay ko na itong aking bangus ngayon. Ready na ako sa pangtakip dahil matalsik ito. Ayan, tingnan nyo. Diba ganyan yung bangus? Napakatalsik. Kaya takot ako mag-prito nito. Dahil ayaw kong matalsikan. So, kailangan naka-ready lagi yung pangtatakip. Na guys, luto na yung aking daing na bangus. So, ready na akong kumain. Ito na guys, yung aking pagkain. At kinuha ko yung malaking ulo ng bangus. Yan. Gusto ko yung ulo ng bangus. So, ito guys, kakain na ako. At ako yung nagugutom na. Dahil kasi yung mister ko, mamaya pa siya uuwi. Magagalit na naman yung pag-inintay ko na naman siyang kumain. Kasi baka mag-stay back siya. So, muna na akong kumain. Yan, meron akong gulay na niluto ko kanina. At ito yung aking bangus. Yan. Malaki yung kinuha ko. At meron akong kamatis dito. Siyempre, magkakamay ako. Dahil mas masarap magkamay. Namiss ko tong daing eh. Sarap. Sarap. Walang tigil yung ulan. Kaya hindi ako makalabas ng bahay. So, dito lang ako. Ayan. Nagluto ako. Ang sarap nitong gulay. Matagal na kami hindi nakapaggulay na naman dahil kasi mga anak ko nga bihirang kumain ng gulay. Pati itong daing. Kaya nung nakakita ako ng bangus, naisip ko kaagad magdadaing ako. Harap. Kain tayo, guys! Sarap talaga nito. So, ayun, guys. Maraming salamat sa panonood. At tatapusin ko na itong aking pagkain. See you next time! Bye!
Thank you for watching, guys. See you next time. Bye!